Hindi pa final at executory. Yan ang paglilinaw ng MMDA sa pagbabawal ng Korte Suprema sa paninikayat liban kung deputized ng ahensya. Pinag-aaralan naman ng MMDA ang pagsusumiti ng motion for reconsideration, lalo't aminado itong hindi nila kayang mag-isang magmando ng trapiko sa Metro Manila. May balitang A to Z, CA Screws. Huwag po tayo makipagtalo at i-argue na sabi ng Korte Suprema ay bawal na kayong manghuli at mag-issue ng ticket. Itong panawagan ni MMDA Chairman Romando Artes sa mga motorista kasabay ng inilabas sa desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal sa local government traffic enforcers na maniket maliban na lang kung deputized ng ahensya. Ibig sabihin, sila ang mga autorisado ng MMDA na mag-issue ng ticket sa anumang traffic violations. Gayunpaman, hindi pa naman daw final at executory ang desisyon na ito ng Korte Suprema. May mga legal remedies naman po na available pa sa mga parties, particularly sa mga respondents. Pwedeng mag-MR, mag-file ng motion for reconsideration, in which case, ito po ay hindi pa final and executory. Aminado rin kasi ang MMDA na hindi nila kakayanin mag-isang magmando sa trapiko sa Metro Manila. Well, hindi po nga namin kaya. We can admit that, na hindi kakayanin. Yung sa mga major roads nga lamang, with the suspension ng NCAP, yung pong mga karsada na sa jurisdiction. So, kailangan po talaga namin ang tulong ng mga local traffic enforcers. So, ang remedy po talaga, sabi nga ni GM, ay mag-deputize. Kung pagbabatayan na kasalukuyang bilang ng enforcers ng MMDA, wala pa ito sa kalahati ng kinakailangang pwersa sa rehiyon. Enforcers natin nasa a little less than 2,500. So imaginein mo kung may enforcer ang bawat LGU ng, magpalayin mo na 500 na lang. At the average, 17 LGUs yan. So kailangan namin ng 8,000 plus na enforcers just to cover the entire NCR. So, malaking gap yan. So, that's presuming na 500 lang na enforcers per LGU. Kung ang pag-deputize sa LGU enforcers ang pag-uusapan, hindi raw kontra dito ang MMDA, pero may mga proseso silang dapat pagdaanan. Kaya naman, babalang kasi daw nila itong mabuti kasama ang local government officials sa mga pagpupulong na gagawin sa susunod na linggo. We're willing naman to deputize. Pag-uusapan lang namin siguro yung mechanics. Kung ang taxi driver na si Mang Dandy ang tatanungin, pabor ito sa desisyon ng Korte Suprema na isang ahensya na nga ang maniningil. Ano, para hindi na rin po mahirapan yung mga driver kung na magtutubos, in case na ano, kung halimbawa sa MMDA lang, kahit sa MMDA ka lang pumunta, hindi na yung pupunta ng kung saan LGU na may penalty pa. Kadalasan daw kasi, pahirapan ang pagbabayad ng traffic violation kapag LGU enforcers ang makasita sa violator. Unlike sa LGU, kailangan mong ipangutang yun. Magkano lang naman ang kinikita ng driver. Mas kumbinyente raw kasi ang fine o yung multa ng MMDA single ticketing system kumpara sa iba't ibang ordinansang ipinatutupad ng mga LGU. Sa 17 lungsod at munisipalidad sa Metro Manila, 15 na ang nagpapatupad ng sistema ng MMDA. Merong dalawang naiwan na inaayos na lang yung interconnectivity tsaka yung custom fitting noong system. So siguro within the month naman yung dalawang naiiwan ay mai-integrate na rin. Irerespeto naman daw ng MMDA ang anumang legal na aksyon na posibleng gawin ng bawat LGU. Nakikipag-ugnay naman ang MMDA sa mga LGU para maplantsa pa ang anumang paborable sa dalawang panig para mas maisaayos ang batas trapiko sa Kamaynilaan. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.